siya na kasama po natin ngayong hapon. Sa pangunguna po ni Councilor Kiko Barsaga, maraming salamat. Nandito din po si Board Member Kirby. Nasaan si Board Member Kirby? Nandito. Nandito din po si Tita Helen, ang kapatid ng ating minamahal na Congressman PD. Nandito po yung mga kasama ko sa SLIC. Nandito po si Senator Kiko as my partner, as our Vice Presidential Candidate. Nandito po si Attorney Sunny Matula. Nandito po si Michelle Joklo. Michelle, para marami kang children dito. Nandito din po si Attorney Alex Lacson. Nandito din po si Senator Laila De Lima. Nandito po yung kanyang standee. Yan. Alam niyo po, ikakwento ko sa inyo bago ko sagutin yung mga tanong. Ayan, ayan si Senator Laila. Alam niyo po yung paklana namin itong araw na to. Tinext ko lang po muna si BM Kirby. Sabi ko, BM, nakikita ko sa Facebook yung lahat na ginagawa ng mga volunteers natin sa Cavite. Sabi ko po, pwede bang pumunta ako dyan para lang magpasalamat? So, ang sabi ko ni PM Kirby, ano ba yung mga activities na gusto mong gawin? Ang sabi ko po sa kanya, bahala na kayo, pero gusto ko lang na personal ko silang makita para magpasalamat. Kagabi po, tinatext po ako nung team namin na nauna dito. Binigyan po ako ng picture nitong venue ito. Binigyan po ako ng picture. Sabi ko, napakalaki naman ng venue yan. Sabi ko, nakakatakot na dyan natin i-hold. Kasi siguradong aanog-anog tayo. Kaya po kanina pagpasok ko, kaya po kanina pagpasok ko, nasana si Dr. Charles. No, ayun na. Si Dr. Charles yung happy boy ko kanina. Sabi ni Dr. Charles, muntik pa akong mamatay. Hindi ako namatay sa COVID. Baka dito ako mamatay kasi napakarami mga Kabitenyo ang nakisa sa atin ngayong gabi. Kaya po, maraming salamat sa inyo. Bago ko po sagutin yung mga nagtanong kanina, gusto ko lang bigyan ng konteksto. Ngayon po, bawal pa naman magkampanya. Diba? Ang official campaign period ay mag-uumpisa po sa February 8 pa. So yung pagpunta po namin dito, pasasalamat. Pero yung pangalawang pagpunta namin po ay isang pakiusap. Pero ilang bagay yung ipapakiusap namin. Yung pangalawa, yung pinakauna na sabi ko lang kasi pasasalamat. Pero yung pangalawa, para po sa mga supporters natin, medyo mahaba-haba pa yung ating lalakbayan. Dahil po mahaba-haba pa yung ating lalakbayan, ang pinaka-dinadasal ko po, na sana mula ngayon hanggang sa Mayo, simulan na natin yung pagbabago na gusto natin makita sa bansa natin. Hindi po natin pwedeng iasa sa iba yung pagbabago. Kanina po, nung stationary motor tail, paglabas pa lang po namin sa Cavitex, marami ng tao nag-aabang. Meron pong isang tema na laging inuulit dun sa mga nakausap ko. Ang sabi po lagi sa akin, maraming salamat po at lumaban ka. Gusto na po namin ang pagbabago. Ako po, nagpapasalamat ako dyan. Pero hindi
kanina sa dami ng tao. Pero ako po sasabihin ko na sa inyo ngayon paman, hindi ko po kaya yung pagbabago kung nag-iisa ako. Mangyayari lang po yung pagbabago sa bansa natin pag sama-sama tayong lumalaban para sa pagbabago. Pag eleksyon po, maraming kandidatong pupunta dito. Maraming kandidatong pupunta, malamang pare-pareho naman yung mga programa, halos pare-pareho siguro yung mga programa ang sasabihin namin. Siguro may mga pagkakaiba lang ng konti, pero halos pare-pareho yun. Pero sa akin lang po, ang akin lang pakiusap. Magtulungan tayo para yung mga kapamilya natin, mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, maging mas discerning na botante. Hindi nadadala, gaya po ni Dr. Charles kanina, nagsabi na hindi nadadala dapat kung ano lang nababasa sa Facebook. Ano lang yung napapanood na video sa YouTube? O ano lang yung napapanood sa TikTok? Ang sakit lang po, paano tayo makakatulong? Pag ang kandidato magsabi, mahal ko ang mahihirap, tingnan po natin, nung nabigyan ba siya ng pagkakataon manimbihan dati, paano niya pinakita yung pagmamahal niya sa mahihirap? Dahil para sa akin po, madali lang magsabi. Madali lang magsabing, mahal ko kayo, ganito yung gagawin ko. Pero ano yung track record? Ano yung pag-uugali? Ano yung karakter? Para paniwalaan natin sila. Hindi po ako nag-claim na ako yung pinakamahusay na kandidato. Mali po yun. Hindi po ako nag-claim na ako yung pinakamabait na kandidato. Kasi wala naman po tayong monopoly sa kabutihan, saka sa kagalingan. Napakarami pang mas mabuti at mas magaling sa akin. Pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, siguro ang makiklaim ko lang sa sarili ko, masipag po ako magtrabaho sa kamatayan. Para po sa akin, pag sinabi kong masipag ako, tingnan niyo po yung aking record. Mag-claim na masipag ako, di ba? Pero tingnan niyo, sa amin po, sa opisina namin, hindi lang ako yun, pero sa opisina po namin, walang maliit na trabaho. Lahat na binibigay po sa aming responsibilidad, sineseryoso namin. Para po sa amin, ang opisina namin, tingin ko alam niyo naman lahat, ang Office of the Vice President po, napakalimitado ng mandato namin, napakaliit ng aming budget, pero may kasabihan na pag gusto mong tumulong, laging may paraan. Diba? Kaya kami po, nung ako po ay nag-umpisa ng aking panunungkulan, ang problema na kaagad namin budget, problema na kaagad namin maraming balakid sa aming daan, pero ang sabi po namin, gusto namin tumulong, hahanap kami ng paraan. Inumpisahan po namin yung Angat Buhay Program. Yung Angat Buhay Program po, marami kami natulong, pero marami po kami natulong dahil maraming mabubuting tao at organisasyon na tumutulong sa amin. Gusto mo po itong bigyan ng diin? Dahil ang kapital lang po namin ay tiwala. Wala pong tutulong sa amin kung walang nagtitiwala
sa amin. Pero ang tiwala, hindi po natin, wala tayong entitlement sa tiwala. Ang tiwala po ay pinagpapaturan. Kaya po kami, naging very conscious po kami sa opisina na lahat ng ginagawa namin transparent. Lahat po kami, yung accountability namin nandyan. Pag-upo po namin, ang inasikaso na namin, ISO certification namin. Siniguro po namin na taon-taon mula 2018, nakukuha namin yung unqualified opinion sa OWA. Ito po yung pinakamataas na audit rating ng OWA. Kaya po kami, pag sinabi po namin na kontra kami sa korupsyon, marami po kami may papakitang ebidensya na talagang kontra kami sa korupsyon. Marami po nagsasabi sa amin na wala naman kayong ginawa. Wala po kaming ginawa sa paningin ng iba kasi tahimik po kami sa ginagawa namin. Pag pumupunta po kami sa isang lugar, madalas po in the last 5.5 years, ang communities kong tinutulungan namin, karamihan nasa Visayas at Mindanao, o dito sa Luzon, meron yung pinakamahihirap sa communities. Pag pumupunta po kami, ang nakakaalam lang na pumunta kami, yung sadya namin. Hindi po alam ng mga tao pumunta kami kasi hindi naman po namin ina-announce na kami pupunta dahil ang pinunta namin doon yung aming trabaho. Alam niyo po, maraming hindi nakakaalam ng ginagawa namin. Nakilala lang po talaga kami nung panahon ng COVID. Kasi nung panahon ng pandemic, hindi pa po tayo nagla-lockdown, naghahanda na kami. Yung po sinasabi ni Dr. Charles, yung sinasabi po ni Doc, kami yung nakapagbigay unang-una ng mga PPE sales. Bakit po kami nakapagbigay ng maaga? Dahil December, January pa lang, naghahanda na kami. Nung nakita na po namin na nahihirapan na tayong bumili galing sa labas, ng local production na po kami ng PPE sets, at ang kabutihan ng local production, nabigyan pa natin ng napakaraming hanap buhay yung ating mga mananahit sa mga communities. Nung nawalan po ng bus, meron kami shuttle services sa susunod na araw. Nung walang mauwian yung mga frontliners, marami po kaming dormitories na libre. Nung nawalan po ng hanap buhay yung ating mga maliliit na vendors, saka mga toda, naglagay po kami ng mga community marts, na toda yung mga nagde-deliver para meron silang kita. Nung nagsara yung mga paaralan, naglagay po kami ng mga community learning hubs sa mga mahihirap na communities para yung mga batang walang gadget may napupuntahan. May napupuntahan silang pwede silang magamit ng gadget. Merong mga tutors na trained na tutulong sa kanila. Nung unang po yung testing, meron tayong swab cup. Nung nangailangan ng maraming bakuna, meron po tayong Vaccine Express. Nung grabe po yung congestion sa mga ospital, nagkaroon tayo ng bayanihan i-consulta. Marami po dito sa Cavite volunteers namin. Ayan din, kaya maraming salamat. Ito po lahat, bakit po kinikwento? Kasi po, hindi lang ito dahil magaling kami. Pero ang daming tumitiwala na nag-volunteer sa amin. Kaya ang aral pong napulot namin, basta ang tao may tiwala sa pamahalaan, inspirado ang taong tumulong. Kaya
Dahil gusto talaga nilang tumulong, hindi lang nila alam kung paano. Pero nakapag-provide po tayo ng platform para yung mga gustong tumulong, meron silang paraan para makatulong. Kaya ganun din po natin i-rebuild yung ating bansa. Kailangan ang leadership maging very inspiring para po yung bawat Pilipino meron siyang ambag sa pag-ayos ng ating bansa. Kahit gaano po kahusay ng mamumuno sa atin, kung hindi inspirado yung taong bayan, kung wala siyang tiwala, hindi po kaya ng gobyerno na siya ang mag-ayos ng ating bayan. Sinasabi ko po ito dahil sa supporters po natin, kung napapansin nyo, every Tuesday may nilalabas po tayong video na meron tayong pakiusap. Nanonood ba kayo ng mga videos natin? Ano yung pakiusap natin lagi? Ang pakiusap po natin lagi, inumpisahan natin ng pagsabi natin na madaling makipagdebate, pero mas radikal ang magmamahal. Bakit po natin sinasabi yon? Dahil yung bayan natin, masyado ng maraming nag-aaway-aaway. Pwede lang po tayong magkakasundo kung merong mga nasa parte natin na willing na buksan ang kanyang puso para makinig, para mag-reach out, para magsilbi sa mga nangangailangan ng tulong. At yung pag-uugaling po yun, hindi natin hihintayin na matapos ang eleksyon. Hindi po natin hihintayin na manalo tayo. Ngayon pa lang kailangan na nating umpisahan. Dahil ang makikinabang lang naman tayo. Kanina po may mga tanong. Halimbawa si Dean ang tanong niya, paano ba hindi ma-attract yung mga nurses natin umalis sa bansa? Paano ba, posible ba na i-rationalize yung mga sweldo ng ating frontliners? Ano po yung naging problema natin ng pandemic? Ang naging problema po natin ng pandemic, sa panahon na kailangan natin ng mga doktor, ng mga nurses, ng mga health personnel, marami yung nagre-resign. Iba-ibang dahilan kung bakit nagre-resign, pero ang malaking dahilan po noon, hindi natin sila naasikaso in the manner na kailangan natin silang asikasuhin. Pagtinignan po natin yung sweldong ino-offer natin sa mga nurses natin, halimbawa, ang mid-level salary siguro ng mga nurses, mga 40,000 pesos. Pag kinumpara po natin ito sa sweldo ng mga kapareho nila nurses sa ibang bansa, napakababa niya. Comparative sa iba. Halimbawa po, ang Singapore, ang sweldo niya yata para mga 290,000 a month. So kung ikaw po ay nurse, meron kang inaasikasong pamilya, kailangan mong kumita para buhayin yung pamilya mo, mapipigilan ba natin sila na maghanap ng greener pastures? Siyempre hindi. So ano ang kailangan natin gawin? Ang kailangan mong gawin ng pamahalaan, gawing competitive yung sweldo ng ating mga frontliners. Ipakita sa kanila na pinapahalagahan natin sila. Gaya po nung pandemic, marami pong doktor, ewan po kung may mga doktor dito, pero kay Dr. Charles, meron, ayun. Kahit saan po kami pumunta, may mga doktor na lumalapit sa amin, nagpo-volunteer magkampanya. Pag tinatanong po namin, bakit po kayo nagpo-volunteer sa amin? Parati po nilang sinasabi, makapagpasalamat man lang kami. So nakikita niyo yun, parang sa kanila, hindi naman po malaki yung ginawa namin for them. Nagbigay lang kami ng mga PPEs, sa kailangan.
nagbigay po kami ng shuttle buses na wala nang masakyan, nagbigay kami ng dormitories na walang manirahan, pero yung kapalit na binibigay nila napakalaki. Ang usap sabihin, bawat isa sa atin, marunong lumingon sa hindi nga utang na loob kasi yun po yung obligasyon natin sa kanila. Pero sila, pag pinapahalagahan po sila, ay sila ay natutuwa naman at lalong ginaganahan magtrabaho. Pero kung grabe na nga yung sakripisyo nila, marami silang kasama na namatay na dahil sila ay nakikipaglaban sa COVID, hindi ba natin naasikasuhin? Eh anong gusto sabihin nun para sa pamahalaan natin? So para po sa akin yung tanong ni Dok. Nag-bibin-resi, yun po yung aking kasagutan. Pangalawa, yung tinanong po ni Lilia, yung ating Fisher po. Mahabang panahon po na hindi pa ako politiko, abogado po ako para sa mga magsasaka, mga isda, mga ITs, mga manggagawa, mga urban poor. Yung sinasabi po ni Lilia kanina, very common siyang problema ng mga mangingisda. Pag masama ang panahon, wala silang kita. Kaya na naging vice president po ako, isa po yan sa tinututukan namin sa opisina. Meron po kami sustainable livelihood training program na dinatrain namin kung nag-umpisa po kami sa mga asawa ng mga mangingisda. Yung mga asawa ay dinatrain sa isang skill na pwedeng gawing livelihood para kung masama yung panahon, meron silang kita. Hindi po enough na magbibigay lang tayo ng ilang kilong bigas. Kasi ang ilang kilong bigas, pagkatapos ng ilang araw, wala na po yun. Dapat ang ibibigay po natin sa kanila, mas permanenteng pagkakakitaan nila para buhayin nila ang kanilang mga pamilya. Ngayon po, hindi po kayo kailangan maghintay na manalo ba tayo sa eleksyon. Sa Office of the Vice President po, meron kaming programa na pwede na namin pong i-link kayo kung hindi pa kayo recipient ng aming programa. Yung pangatlo, yung ating pong representative sa transport, bigyan ko lang po kaya ng konting background kung ano po yung sinasabi ni Sir. Ngayon po kasi may jeepney modernization. Nakikita niya naman yung mga jeep natin, di ba? Ang pinaka programa po ng pamahalaan, i-phase out na yung mga luma, palitan ng mas moderno, kasi mas fuel efficient. Marami pong dahilan kung bakit, na sinasabi naman ng representative ng transport, hindi naman sila kontra. Pero, ang sinasabi niya po, parang fina-phase out na sila. Bakit yun yung pakiramdam nila? Kasi yung terms kong binibigay sa kanila, hindi na maaabot ng karamihan sa kanila. Unang-una, napakamahal ng presyo ng bagong unit. Pangalawa, mahal na ang presyo, yung terms hindi pa nila kaya. Ang hinihingi lang naman po ng ating mga nasa transport sector, gusto naman nilang sumunod. Pero sana, bigyan sila ng pagkakataon na makatarungan naman sana yung transition. Para sumunod sila, sana kaya naman nila yung terms. Lalo pa po ngayong pandemic, wala na, marami nga sa kanilang walang biyahe, lalo na silang hindi kaya. Lalo na nilang hindi kaya yung kailangan nilang kabulin. Ang tinatakot nila may deadline. Pag mangyari yung deadline, ano yung mangyayari sa kanila? Kasi hindi sila nakakomply. So ito, isasummarize ko na lang po ito kasi isang bagay lang naman ang pinupuntirya. Ang kailangan po sa leader, babad siya sa pang-araw-araw na nangyayari. Kasi po, hindi pwede sa leader na nire-reportan lang siya ng kanyang mga staff. Dahil, marami pong mga bagay, marami mga problema pang-araw-araw. Ang nalalaman lang po namin dahil kami mismo nandyan. So, ang sinasabi ko nga po, ang number one na requirement ng leader, present lang
naiintindihan niya ang problema. Di ba? Sa mga paaralan natin, may nung bata pa po tayo, may tunturo sa atin na value. Ano yung value na yun? Empathy. Naintindihan natin yung empathy? Ang empathy, nararamdaman natin yung nararamdaman ng iba. Kaya magre-respond tayo accordingly dahil nararamdaman natin. Ang empathy po, hindi siya naaaral. Ang empathy po ay nararamdaman. At hindi po siya magic. Ang empathy po, nararamdaman, ang description po nga po dyan, ang empathy para siyang spiritual muscle. Na the more you use the muscle, the more na nararamdaman mo yung paghihirap na pinagdadaanan ng mga kababayan mo. Kaya sa akin po, pagpipili po tayo ng leader, pag-aralan natin. Kung ano yung mga posisyon niya in the past, paano niya ba pinerform yung kanyang role? Kasi baka totoo ng mayor, ng governor, o ng congressman, o kung ano man, pero lagi naman siyang absent. At yung kanyang pag-perform ay dahil lang sa mga report ng kanyang mga staff. Ibang klaseng servisyo po ang ibibigay sa atin pag yung mga namumuno sa atin, ganun ang klaseng leader. Huli na at napatagal na, kuipiyok na po yung boses ko. Gusto kong sabihin, napakahaba na ng sinabi ko. Pero ito po, last na. Kaya po ito lahat sinasabi sa inyo dahil yung pinakahuli ko po kung pakiusap. Meron pa tayong 6 months. Ang 6 months po, baka pwedeng humakbang tayo ng sabay-sabay. Pag sinabi po natin humakbang tayo ng sabay-sabay, hindi po natin sasabayan yung trolling sa social media. Kung meron pong trolls, i-block nyo na lang. Pero kung may nakikita po kayong kasinungalingan, kailangan sagutin natin ng katotohanan. Kasi pag pinabayaan po natin yung kasinungalingan, maraming naniniwala. Ang pangalawang paghakbang na kailangan natin, siguraduhin po natin na nagpaparami tayo. Kasi baka tuwang-tuwa na tayo, na excited tayo kasi sabay-sabay tayo, pero tayo-tayo lang pala nag-uusap. Ano? Kaya meron pa po tayong 6 months. Maraming oras pa yan. Bawat buwan maraming nangyayari. Sabi po ng iba, mababa yung service mo. Pagkwentuhan ko po kayo na nung kumakandidato po akong vice president. Ewan ko lang kung naalala nyo, nag-umpisa po ako pang-anim ako sa 6 na kandidato. Paunti-unti umaakyat dahil sa sipag at sa suporta ng tao, nagtatumpay po tayo. Walang dahilan na hindi natin maulit yung nagawa natin noong 2016. Pero po, magagawa lang natin yan sa paraan ng pagmamahal. Hindi po pakikipag-away. Kaya yan po ang pakiusap ko sa inyo every day. Sana po yung pagsuporta ninyo, alam ko po na sa inyo, hindi lang ito simpleng pagsuporta sa amin ni Senator Tico saka sa ating Senatorial Slate. Ganyan po kayo kasigasin dahil nararamdaman nyo na laban nyo din ito. Pero dahil yung bayan na po natin ang napapalaban, kailangan po gawin natin na tama yung ating pangangampanya. Kanina po galing tayo sa Kawit, dinest po natin doon yung ating lugaw truck. Isang paraan lang yon para iparamdam natin sa mga kababayan natin na minamahal natin sila. Marami pang ibang paraan.
in the next 6 months, sana po lahat na kababayan natin dito sa Cavite, maparamdam nyo yung klase ng pagmamahal na yon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Babalik po kami dito pag panahon na ng kampanya. Maraming salamat ulit. Mabuhay po kayo lahat. Yay! Kasama kayo, pwede ba yun? Iyan ang aksin man ko. Alright.